Meron pong mga tao sa likod niya na gustong pabagsakin ang Pilipinas. Kaya gumamit siya ng isang si Ma'am Lenny Robredo, ginamit niya para kalabanin si BBM. Under yan ba sing? Tama pa under yan? Thank you.
napakainit naman na salubong na ibinigay niyo sa amin. Alam ko po, marami sa inyo ay na nagantay at kanina pang nakabilad sa araw, ngunit walang umaalis dahil ipinapakita po natin napakalakas ang suporta at pahayag ng tiwala sa Unit Team. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Papasalamat din ako kay Gobed sa kanyang pagpakilala at ang lahat ng ating mga kandidato na sa darating na halalan. Kami po lahat ay nag-iikot po sa buong Pilipinas mula noong bago pa nagsimula itong kampanya nito. At kami po ay aming sinisigaw at aming dala ang mensahe ng pagkakaisa. Nagsasalita ay pinapaliwanag ko na ang aming adhikain ng Unit Team ay ang pagkakaisa dahil sa aming paniniwala na ito ay ang unang hakbang upang tayong lahat ay makabalik sa mas magandang sitwasyon. Ngunit parang hindi na kailangan ipaliwanag dito ang pagkakaisa. Yung Mamburao at saka yung Occidental Mindoro ay nagkaisa na sa likod ng Unit Team. Pagpasok ko, sabi ko, nakita mo na si BBM. Ganda naman ang dami mga nakita niyo na. Yes, Father! Ang ganda para sa atin. Sabi ko, dito pa na sa Mamburao, pati yung mga first time, first time. Humihiyaw ang pagkakaroon. Sabay sinalubong ako ng sign na nakalagay, iyon na ang Occidental Mindoro, amin na si Sandro. Hindi ko na po sinama si Sandro. Dahil po, isang advice sa politika, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Yes! Tama! Kaya sabi ko kay Sandro, doon na muna sa Ilocos Norte at doon na magmangampanya ka muna. Dahil, alam niyo po, ay siya'y tumatakbo bilang congressman doon sa Ilocos Norte. Ngunit, paabutin ko ang mainit na salubong na ibinigay ninyo ang mga magaganda ninyo, mga mensahe sa kanya,
kasama na yung mga marriage proposal. Baka naman sana pagkatapos na ang ating kampanya ay masama ko rito. Pagkakumbinsin niyo ko, iiwan ko na lang dito sa inyo. Pero baka ano, magjujuti pa sa bilang kongres. Dito sa Mamburao, dito sa Occidental Mindanao. Dahil po, ay naman, masasabi po naman natin na kami sa kag-iikot po namin ay dala po namin ang mensahe ng pagkakaisa at mainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa mensaheng iyan, kagaya po dito sa Mamburao. At di po naman tayo magtataka dahil pinaunawaan agad ng mga Pilipino ang halaga ng maging pag-aisa ang sambayan ng Pilipino. Kaya po, pinapatuloy namin ang aming kampanya. Nagsimula po kami magandang natin bago pa nag-filing before November pa at yan na ang pinag-uusapan namin. Kaya naman po ay na maganda naman po at masasabi ko ay lahat po ng puntahan namin kapag aming isinisigaw at ipinapaalala at pinapaliwala ang adhikain namin ng pagkakaisa, mainit po ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa mensahe niya. At siguro naman, hindi naman po tayo siguro nagtataka. Dahil po, ang mga Pilipino, tayo naman, ay nasa puso naman po natin. Isa na si ate. Hindi naman po, tayo pa mga Pilipino, hindi naman tayo palaaway. Yes, tama. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Madali yung patunayan niya, tignan niyo yung mga katabi niyo, nakangiti lahat ang wala na kasi pano. Ay nasa puso talaga ng Pilipino ang maging matulungin, ang maging mapagmahal, lalo-lalo na sa kapwa Pilipino at sa minamahal na bansang Pilipinas. Kaya po, ito po ay pinagpatuloy po namin ang ating mensahe na pagkakaisa. Dahil po, yan ang aming layon na dumating po ang araw na masasabi natin ay pinagkaisa natin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakahalagang simbolo ang pagsasama po namin ni Bidyala, Isara Bidyo sa Tambalang Marcos Duterte. Dahil po, kung sinasabi. Ayan, supporters kayo ni BBM, ano? Kayo po ay loyalista. Ako pinakamapalad. Matagal na tayo. Ako na ang pinakamapalad. Ano ba katangian ni BBM na nagustuhan niyo? Ang naging partner ko ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang. At bukod sa lahat, ang pinakamalalim at pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Yan po, ang ating kaya po, ay siguro, hindi naman siguro mahirap ito dahil sinisigaw na natin ito 2016 pa ang ating magiging vice-presidente Duterte! Thank you, sir. Napakaganda na simbolo at halimbawa ang Tambalang Marcos Duterte. Dahil po naman, kung ako, nagaling ako sa Norte, at si Inday Sara, nagaling siya sa Davao, sa Mindanao, nanggaling kami sa magkabilang dako ng Pilipinas, eh kung kaya naman namin magsama, siguro naman kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas. Talagang once in a lifetime po ito mangyayari, di ba? Yes. So, ano po masasabi niyo doon sa mga naninira po sa kanila? Alam naman po natin yung mga naninira sa kanila.
kabila ay naaawa ako sa kanilang klase ng bungay. Dahil kung titingnan po natin yung mga BBM supporters, wala na po tayong panahong manira dahil tayo po ay busy sa paghahanap panghay ng marangal. Yes. BBM for the win! For the win! Kaway-kaway. BBM! 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 Kaway-kaway lang. Ram Cordillera. Oh, taga-Abra pala si ate, ha? Ayan, BBM. Ah, si Diana. Diana Tayag. Ah, si Mom. Thank you. Meron sa kanila pinamagsak, ilang bumangon ba? Ilang at dalawa na bangon ba? Hindi. Eh, ang pagbabalik ng Marcos, yan ang babangon. Okay, ulitin natin. 1, 2, 3. Pag sinabi kong bangon,